Paano ba i-recover ang Facebook account? Sa lahat na nag-message sa akin, mga nag-comment sa aking mga videos, kung paano i-recover ang kanilang mga Facebook account. Pasensya na kayong lahat, hindi ko kayo ma-replyan kasi napakarami na pong message at napakaraming mga comment kung paano i-recover at gusto magpa-recover ng kanilang mga Facebook account. Sa ngayon mga katrupa, napakahirap na i-recover ang ating mga Facebook account, lalo na na meron ng update si Facebook about sa 2-factor authentication. Okay, so kapag naka-on ang 2-factor authentication sa inyong mga Facebook account at nawala na ang cellphone number na nakabayan sa inyong mga Facebook account, hindi na talaga ma-recover ang inyong mga Facebook account. So meron akong simpleng tutorial mga katropa na sa dulo ng video na ito. Panoorin nyo na lang, baka sakali ma-recover pa ang inyong mga Facebook account. So, hindi po pwedeng ako ang ma-recover sa inyong mga Facebook account, mga katropa. Kasi mayroong requirement si Facebook na kailangan SIM location, SIM Wi-Fi, at SIM device. So, yan po ang tandaan, mga katropa. Tatlong requirements ni Facebook para ma-confirm na kayo talaga ang may-ari sa account na yon. Kailangan SIM location, SIM device, at SIM Wi-Fi. Kung saan huli ninyong ginamit ang inyong Facebook account na na-hack or hindi na ma-open. So sa ating mga Facebook account mga katropa, iba't ibang settings. Hindi ko lang alam mga katropa kung bakit iba't ibang settings sa ating mga Facebook account. Pero try nyo na lang i-update ang inyong Facebook application. So pag-recover sa inyong mga Facebook account mga katropa, kapag ito ang lumalabas, ibig sabihin ay hindi na confirm ni Facebook ang inyong location. Okay? So ang location na hinahanap ni Facebook ay kung saan huli ninyong ginamit ang inyong Facebook account. Kung saan kayo kadalasan mag-login or gumamit na inyong Facebook account na na-hack or hindi na ma-open. So ngayon mga katropa, panoorin ang step na ito. Baka sakali ba-recover pa ang inyong Facebook account. So unang-una mga katropa ay open natin ang Chrome browser or sa ibang browser, pwedeng-pwede. At dito sa search engine mga katropa, i-click lang natin. At dito, i-type lang natin ang facebook.com/login/identify. facebook.com/login/identify. Yan po ang i-type natin mga katropa. Tapos search natin. So ngayon mga katropa, nakalagay dito, enter your mobile number. So kapag binago na ng hacker ang ating mobile number at hindi natin malogin, dito tayo sa search by your email or name instead. Dito sa pinakababa, click natin. At dito mga katropa, ilagay lang natin ang ating full name. Full name sa ating Facebook account na gusto nating i-recover. Okay. Pagkatapos mong malagay mga katropa, i-check mo ang spelling. Dapat tama ang spelling para ma-search natin ang ating Facebook account. Tapos i-search natin. Tapos dito mga katropa, nakalagay dito, we send you a login code. Dito sa email na nakabayan sa ating Facebook account. So kapag pinalitan na ng hacker ang ating email, hindi natin ma-receive ang code. So ano pang dapat gawin? Dito tayo sa try another way. Click natin. So dito nakalagay pa rin mga katropa, send code via email. So kung pinalitan na ng hacker ang ating email or hindi natin ma-access ang email or nakalimutan natin, dito tayo sa no longer have access to this. Pinakababa mga katropa. Click natin. May nakalagay dito mga katropa, I lose access to my login details. Okay, so meron tayong kailangan dito mga katropa, tatlo ang kailangan natin dito. Tell us how we can reach you. Pangalawa, confirm it's you. At dito naman sa pangatlo, look out for our message. So click natin ang start. At dito mga katropa, set new login email. Okay, so maglagay tayo dito mga katropa ng bagong email. Bagong email na hindi pa ginagamit sa anumang Facebook account. Okay, so pwede tayong gumawa ng bagong email. Meron tayong tutorial, meron tayong video kung paano gumawa ng email. Hanapin nyo lang sa ating mga video. Kailangan dito mga katropa, ilagay natin Gmail, Google account na hindi pa ginamit sa ibang Facebook account. Okay, so bagong email talaga. Ilagay natin dito. So kapag nalagay na natin ang bagong email mga katropa, bagong Gmail account, click natin itong get code. Okay? Sa baba. Tapos may nakalagay dito, we send a code sa bago nating nilagay na email. Hintayin lang natin ang code. So ngayon mga katropa, dumating na ang code. Check natin.
i-enter lang natin ang code. Tapos mga katropa, kapag na-enter natin ang code, click na itong confirm. Tapos dito mga katropa, ang kailangan natin ay valid ID. Okay? So valid government ID. So dito mag-upload tayo ng valid ID. Okay, so alam nyo na kung anong valid ID. So dito mga katropa, pwede na tayong ma-exit kasi na-confirm na ni Facebook ang ating email. Okay? Tapos dito mga katropa, balik tayo sa Chrome browser. At dito naman sa search bar, i-type lang natin ang submit valid ID to Facebook. Ito ang i-type natin mga katropa, submit valid ID to Facebook. Search natin. So kapag makita nyo ito mga katropa, confirm your identity with Facebook. Dapat ito ang inyong i-click mga katropa, confirm your identity with Facebook. Tapos dito mga katropa, scroll down lang natin at makikita natin itong choose file. So dito tayo mag-upload ng ID mga katropa, valid ID na pwedeng i-accept ni Facebook. So suggest ko sa inyo mga katropa, dapat valid ID para mas madaling ma-confirm ni Facebook na kayo talaga ang may-ari ng Facebook account na yon. Pero kung wala kayong valid ID mga katropa, pwede naman birth certificate at picturean nyo muna bago nyo i-upload. Pati rin ang inyong valid ID, picturean nyo muna bago nyo i-upload. Okay? So kapag i-click nyo itong choose files, mapupunta kayo sa inyong gallery. Makikita nyo mga katropa ang inyong IDs na pinicturan or birth certificate kung wala kayong valid ID. Pagkatapos yung ma-upload mga katropa, scroll down nyo lang at dito ilagay nyo ang inyong email na nakabayan sa inyong Facebook. So dito ilagay natin ang email address na nilagay natin kanina kasi na-confirm na yon ni Facebook. Okay? Pagkatapos nyo mailagay ang inyong email address mga katropa, click nyo itong send. Pagkatapos maghintay lang kayo ng 7 working days. Magsisend si Facebook ng recovery link para mapalitan ang inyong password. Okay? So dapat dito nyo i-check mga katropa sa Gmail. Dito sa Gmail nyo i-check palagi hanggang sa 7 days. Maghintay lang kayo sa email ni Facebook para sa inyong recovery link.